Let's talk about you gave a brazen statement. I think this was a few days ago, and you said, now that Rodrigo Duterte is no longer president, drug traffickers are empowered, putting the Philippines at risk of relapsing into a scary state. No, this was your speech. So ang tanong ko, how would you describe first the PNP's performance today when it comes to anti-illegal drug operations? Well, they're doing well. They are doing well. As far they're as doing well even after yeah. that statement you've said? Yeah. Okay. My statement was not meant to mean that they are not doing their job. My statement was meant to encourage them, to motivate them, to be vigilant and to be aware about this, the comeback of the ninja cops and the all other drug syndicates. Because from the ground, we have received some reports that they are really back. At mayroon tayong mga local chief executive, mga mayor na nagsabi sa akin, nagtatanong, sir, andyan na naman po sila, ano pong gagawin namin? Sabi ko sa kanila, kay mayor, sa mayor, ang masasabi ko lang sa inyo, huwag niyo silang patayin. Gamitin yung batas. Huwag niyong gamitin yung batas sa kanila dahil hindi po pwede but yung gusto patayin. Isn't this very different? Isn't this very different, Senator, from when you were PNP chief? And no less than former President Rodrigo Duterte would say patayin ang mga drug, traffickers. Patayin nga kung lumaban. Yun ang ibig sabihin niya. Patayin kung lumaban. Huwag naman, huwag ka pumayag na ikaw ang patayin. Kaya you have to defend yourself. Pag lumaban, then patayin mo. You have to defend yourself. So okay. Yun ang ibig niya sabihin. Ilang mayor, Senator, ang nagsabi sa inyo that they're seeing a proliferation of drug activities in their areas? Isa, dalawa, tatlo. Mga ganong number. Oo. As pa, yun lang nakausap ko. Nakausap nyo. Kasi ang sinabi nyo... Pero from the ground, mga tao, ordinaryong tao, ang nagsasabi talaga sa akin, sir, andyan na naman, sir. Nakakatakot na naman palabasin yung mga anak ko tuwing gabi dahil andyan na naman, nagbibinta na naman sila. Kaya kailangan talaga encourage natin, i-motivate natin yung ating PNP, ating PDA na please, bantayan ninyo, lalong-lalo na coming from your own ranks. Bantayan ninyo yung PDA agent na ma-involve sa droga, yeah. Bantayan ninyo yung police na mag-media cops. Bantayan talaga ninyo yan. Uh-oh. So, unang-una, Senator, do you believe that Oplan Tukang should be revived? Kasi ngayon, nagkaroon ng Oplan Tukang, nagkaroon ng Oplan Double Barrel. Ano ang, what do you believe is the most effective plan to deter drug traffickers and drug pushers? Well, as far as demand reduction is concerned, Oplan Tukang is very effective. We were able to knock and plead the different houses of the drug personalities in the barangays, and that it resulted to 1.6 million surrenderers. It lahat ito ay mga either users or pushers. 1.6 million, and it resulted to the arrest of almost 300,000 drug offenders. Why lahat yun? Nasa kulungan. Yun nga lang, mayroong namatay na 6,000 because of different circumstances. Mayroong police na nag-abuso, ay kinasuhan naman sila, but huwag natin sabihin na yung lahat na 6,000 na yun ay puro pang-abuso. Kung mayroong 5, 10, o 15 na 20 na pang-abuso na kaso doon, hindi yung 6,000 lahat pang-abuso. No. Because you cannot totally deny na meron tayong 120 na police na namatay during the drug war at meron tayong mga around 200 na nasugatan. So talaga may labanan talaga. That was war yan. Kaya may labanan talaga. Okay. So, Senator, you still consider Oplan Tukang a success, considering, I'll go with the PNP's records, there were roughly 4,000 to 5,000 deaths that have come from the drug war, and that includes extrajudicial killings as well. Yeah. Okay. Naniniwala kayo, matagumpay pa rin yun, sir? Yes, tagumpay yun. Bakit hindi maging tagumpay? Our crime volume went down to almost 50% because of Oplan Tukang. So, ang atin naman pinaka-ultimate objective dito is public order.
peace and order. So kaya tayo nag-wage ng war in order to make our environment safe. And we have achieved. We have achieved a lot. We made our environment very safe. Coming from the people, from the ground, that they would really say, na, sir, salamat sa ginawa ninyong uplantukang at malaya na po kami ngayon maglalakad sa aming kalsada any time of the day dahil wala na mga wala na kami kinatakutan ng mga siga ng mga adik, mga po, sir. So, okay. We can say successful. Okay. Senator, do you want President Marcos Jr. to be as tough against drugs as Duterte was? Well, different leaders, different approaches, different discarte, different brand of leadership. So we have to respect kung ano mang meron siya. He was chosen by the people, he was elected by the people because of who he is. So we don't have to impose our own standards on the president. What we have to do is to support him. We have to support him in all his undertakings in order for this country, in order for this government, this country to succeed sa ating anti-drug program. So, hindi ko po sabihin na kailangan sundin niya yung diskarte ni President Duterte. Iba po si President Duterte. Wala yung pakialam. Go for broke yun. Ano, basta nasa duga ka, talagang tatamaan ka. So, yun po yung diskarte niya. And it resulted to napakaganda po ang nangyari. At nung nawala siya sa Malacanang, yun nga, yung fear factor ng mga drug syndicates ay nawala na. Kaya brazen na rin yung kanilang pagbabalik ngayon. At talagang lumaki pa, kagaya ng mga ninja ka. So is this administration soft on drugs? Again, mahirap mag-compare. It's up for you to comment on that. Naramdaman mo naman, you are a Filipino. Ayaw ko lang sabihin directly na soft siya or hard. Basta kayo na mag-humusga. Basta different approaches sila. Iba yung approach nila. Okay, now Senator, since you consider Oplantukang under the Duterte administration a success, why don't you agree to the ICC doing its investigation to resume the investigations on the drug war? Kumbaga, if you believe that it was a success, there was nothing to hide, everything was above board, above the law, why don't you support an ICC investigation, sir? Pag mag-support ako sa kanila, Karen, para na rin sinampal ko yung pagmumukha ng ating mga judges dito sa Pilipinas, pinagsasampal ko na rin yung mukha ng ating mga piskal dahil hindi lang ginagawa yung kanilang trabaho. In fairness to them, our judicial system is working. So, nothing, no reason for them to interfere with our domestic affairs. Gumagana po ang ating hustisya. Kaya, respetuhin po natin yung ating kasarinlan. Respetuhin natin yung ating soberenya, huwag po silang makialam sa ating buhay-buhay dito. Wala silang alam. Ang alam lang nila kung ano yung report ng mga bias, ng mga galit kay Duterte, ng mga tao, yun lang nakakarating sa kanila. So they hindi alam kung ano nangyari dito. Mas alam ito ng ating mga judges na andito nagtatrabaho sa Pilipinas. Alam ito ng mga piskal natin, anong real situation sa Pilipinas. O bakit natin ipaubaya yung ating kasarinlan sa kanila? Na meron naman tayong sariling mga fiscal at judges na gumagana. Yung ating sistema, gumagana naman. Bakit tayo magsusurrender sa kanila? Get out. Get out of this country. You are needed here. That's my... So you are not responding out of fear on the results, possibly the outcome. Huwag mong i-discount yung fear, Karen, no? Fear of the unknown. Fear of the unknown. Hindi natin kilala yung mga tao na yan. Hindi yan mga Pilipino. Wala yan pakialam kung sinong anong gagawin nila dahil hindi yan mga Pilipino. I entrust my life, my future to Filipino judges. O kung gusto nyo kung meron kayong enough evidence na talagang ako'y nag-abuso, kasuhan ako dito sa korte natin. But my God, huwag niya akong kasuhan sa mga foreign courts na hindi ko kilala, hindi rin niya ako kilala, hindi na alam what's happening here inside the Philippines. Nagre-rely lang sila sa inputs coming from anti-Duterte people. So, fear of the unknown. Normal yan. Normal so yan you do have that fear. You do admit that. You do have that fear
of the fear of the outcome. Sabi ko na, fear of the unknown. Oh, fear of the unknown, fear of the outcome. But so you do have a fear of the outcome? Yes. Yes. Okay. Hindi sila mga Pilipino. Hindi sila mga Pilipino. Ako, bitayin ninyo ako before a Philippine court. Walang problema sa akin. Kung talagang may kasalanan ako, harapin ko yan. Basta Pilipino lang. Huwag but how yung, do you respond? Banyaga, huwag yung banyaga. Dahil para na rin tayong in-invig ng mga tao na yan. Wala silang pakialam dapat yun sa atin. But how do you respond, Senator, to those who say, if you have nothing to hide, you have nothing to fear? I have nothing to hide. I have nothing to fear before a Filipino court. Pero pag yung mga nakikialam na yan ng mga foreigner that were emboldened to do their job because of some people who are galit sa gobyernong Duterte, then that's the, in the first place, they are biased already. Bakit sila insisting pumasok dito kahit na inayawan dalawang presidente na umayaw sa kanila, but still they are insisting. Anong agenda nila? What's the reason behind that? Bakit sila insisting? The Filipino people are not crying for justice against their government. Hindi po, wala pong ganyan nangyari. Pumunta sila doon sa mga bansa na nag-abuso ang gobyerno. Dito po, wala pong ginawa pang abuso ang gobyerno natin. Kung meron mga tao ng gobyerno na nag-abuso, sila po ay kinakasuhan at patuloy pa yung investigasyon hanggang ngayon. So, wala po silang pakialam dito sa atin. All right. I want to move now first because this is a whole other interview alone, the ICC. But I want to move on to this. You've also warned the PNP not to allow foreigners to turn Metro Manila into a criminal playing field. Sinabi niyo yun. And you've also said, kulang sa asim ang PNP. That was your soundbite. So you said they're doing a good job, pero kulang sa asim. Ano po ba talaga, Senator? Kulang sa asim yun as far as protecting the lives of these Pugo-related crimes noong panahon na yan. Pero nag-react sila, gumanda yung performance sila, so far so good. And after my hearing, wala na zero reported Pugo-related crimes na. Wala na nangyari. So I salute them. They are performing very well. Ang maganda po ginawa nila. Uh-oh. Now, you've been tough on Isabong and you've succeeded. And with Pogo, this is where there seems to be more of a compromise, right? Between lawmakers and even government as a whole. What are your thoughts on retaining Pogo, Senator, at this point? Well, for me, it's okay for me. If the government decides to terminate Pogo, no problem with me. If the government decides to continue Pogo operations, fine with me. But kung ipagpatuloy natin, kailangan natin ng mga strict regulatory policies. Anong gusto nyo? Because clearly, Senator, you have been anti-gambling. Matagal na kayo niyan. Yeah. During your campaign, anti-drugs, anti-gambling. So Isabong made a big change. Okay, pero may mga lumalabas din daw, may e-bingo, may mga iba naman daw na lumalabas. Pero let's start with Pogo. What changes would you want to see, Sen? Ako, unahin ko ha, yung Pogo, yung Isabong, ang sinisira nila, buhay ng mga Pilipino. Ang Pogo, kung may sinisira man yan na buhay, buhay ng mga Incheck, buhay ng mga taga mainland China o kaninong buhay yan na kasi hindi naman sila nagpapasugal ng local dito, di ba? Siya tumatanggap ng bets ng local, puro yan abroad. So that's one distinction between them. Oh, so ang going back to your question, ano nga yung question? Ang tanong ko nga is what changes would you want to see if Pogo is allowed? Number one, they should be confined in a one singular place para magawa tayo ng parang gagawa tayo ng center. Center. Compound. Like export processing zone na isang lugar lang sila para easy to secure. Lagyan natin ng maraming police diyan. Tingnan natin kung makagawa pa sila ng krimen diyan kapag isang inclusive na lugar lang sila, secluded na lugar. So that's one thing. At pangalawa, with regards to
collection ng revenues, eh dapat mag-restudy ang ating gobyerno paano natin pataasin ang revenue coming from this FOGO, dahil alam natin na medyo meager yung income, hindi gaano kalaki, hindi kaya kalakihan, palakihin pa natin because alam natin we can collect some more kung ayusin natin ito. Okay, but what do you make of the fact that China has asked, in a way discussed it with no less than Senate President Juan Miguel Zubiri, that they are against POGO? Frankly, China's been open and has said, we want POGO to stop. So you have countries like Cambodia, I think even Vietnam, that have already stopped their POGO operations. Should we already stop ours just for, frankly speaking, diplomacy, for foreign relations? Well, it's up to the government, huh? As far as foreign policy is concerned, it's the job of the executive branch of government. Malakanya mag-decide yan kung anong gusto talaga nila. Pero kala ko ba galit kayo sa China? Bakit kayo makikinig sa kanilang kagustuhan? That's another story, huh? No, that's okay. All right. Now, going back to crime, just recently, 6 days ago, the PNP in a drug buy bust operation, actually a PNP officer posed as a buyer, bought shabu from Pedeya agents worth 100,000 pesos. So there's now a suspicion of drug recycling when it comes to Pedeya seizing narcotics. So first, my question is, you were PNP chief. Do you believe that drugs that are confiscated are recycled? I believe so. Uh-oh. Kasi saan man ang galing yan? Saan ang galing yan? Kaya nga, when I was the chief PNP, ang pakiusap ko noon sa Senado, sa Congress. Sunugin. Sana ma-amend yung batas no kung pupwede, ha, kung pupwede, kung pumayag yung mga courts, yung mga judges, na right there and then, pag confiscate ng drugs, nandiyan yung media, nandiyan yung suspect, nandiyan yung lahat-lahat ng mga stakeholders, nandiyan sila. Kukuha lang sana ng kunting sample na para ma-examine ng crime lab, then all the rest, right there and then, maghanap tayo ng kanal, ibuhos natin sa kanal yan para wala na ng disposal na matagal, kasi habang tumatagal ang kasi ito nga, hindi natin pwede talagang walain yung preservation in the custody, preservation in the chain of custody of evidence. Yan man palagi talaga. Yeah, but supported, then, diba? You know, I agree with you, Senator. That's the alarming part. I mean, there are photos, there are videos, there are witnesses to corroborate, and I'm presuming it should be signed by an authority that this certain amount was seized, right? Kunyari, yeah, it's 100 kilos. But that doesn't mean you should keep the 100 kilos. That's what's happening. That is what is provided by the criminal law. But can that be changed? Can you amend that law? Do you need to amend that part of the law? Siguro, yung rules of court, no? I-amend natin yung rules of court, particularly on itong batas na itong sitwasyon na ito sa drugs. Kaya nga dapat pack kuan kagad, tanggalin sa supot, buhos doon sa kanal, tapos wala na, or immediately burned. So wala na ang ma-recycle. Ano pang recycle mo diyan kung isipin mo lang yung nahuli sa Manila na pulis ng Pinig, 990 kilos doon nakuha sa yung kanilang lending company. Isipin mo 990 kilos, saan galing yan? So this is part, are you saying in a way, this is part of the fact that the police, I mean that in communities, there's already a lack of fear when it comes to drug sales. Talagang andyan na sila as to the magnitude
starting to grow. Sana huwag na tayo bumalik doon sa pre-2016 level kung saan we were close to becoming a narco state. May mga probinsya na tayo, may mga lugar na tayo na ang drug lords na ang nagdidikta kung sino pwede magiging mayor, sino pwede magiging congressman. May mga lugar na tayong ganoon noon. Sana huwag tayong bumalik sa ganong level, no? So, kaya nga I am pressuring the PNP and the PDEA to exert more efforts para hindi na makabalik ito, hindi ma-resuscitate ng gusto at babalik tayo sa pre-2016 level. Okay. Anong bilin niyo sa PNP? What kind of change would you want to see before we move on to another topic? We're going to go into a quick break. Ang bilin ko lang sa kanila, hindi lang sa PNP, kundi sa NAPULCOM at saka sa DILG. Sabi ko sila, sa kanila, isa lang pakiusap ko, please, bantayan ninyo yung mga ninja cops na hindi na makabalik. Dahil nandyan na naman sila, bumabalik na naman. Yung iba, nagpa-reinstate na naman. So, pag makabalik yan sa serbisyo, para kayong kumuha ng bato na pinukbok sa ulo. Mayaman yan eh. They can bribe. They can bribe yung mga regional appellate board. Mag-appeal sila para ma-reinstate sila sa serbisyo. They can bribe. May pera yan sila. Daming pera ng mga tao na yan. Kaya, ingat kayo. Yan lang ang pag-iusap ko sa inyo. Huwag bantayan. You better fight the enemies from outside the PNP organization. Napakahirap pong lumaban, makipaglaban sa mga sarili nating tao na nasa loob dahil alam nila ang mga galaw natin, alam nila yung mga plano natin. Andiyan sila sa loob. Mahirap kung kalaban mo from within. Dapat ang kalaban natin from without. Would you want the PNP just quickly to reconsider bringing back Oplan Tokang? Yes. Kung po pwede. You believe that? Pwede. Oh, kung po pwede. Oh. Mm. But then again, I cannot impose to them. They have their own programs. Then we have to support them. All but right. Yun nga, as part of my function as chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, I have to be vigilant and I have to monitor all their programs. Para siguruhin natin na okay, maganda yung ginagawa nila.